Kasi sa panahon ngayon, eh talagang pwede ka na makapag-invest kahit araw-araw yan. Nasa halagang 20 pesos per day lang. Sobrang affordable. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Pwede pa lang maging 2 million ang 20 pesos mo. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Pagdating sa pag-i-invest, importante na maintindihan natin paano nga ba magtrabaho ang pera. Ito yung concept ng The Rule of 72. Kapag dinivide mo sa 72 yung interest, kung magkano yung kinikita ng pera mo, makukuha mo yung number of years kung kailan dodoble yung pera mo. Kaya madalas naman sa atin, kagaya ko dati, nagsisave sa bank. So palagay na lang natin na 1% ang kinikita ng pera natin sa banko. 72 divided by 1, every 72 years dodoble yung pera mo. Kaya kung 20 years old ka ngayon at may 10,000 pesos kang savings, after 72 years, at the age of 92, bago dodoble yung pera mo at magiging 20,000. Again, napaka-importante na mag-invest tayo sa financial literacy para naintindihan natin ang importance na pag-i-invest. Para mas maintindihan natin yung The Rule of 72, i-compare natin ang dalawang computation. Yung isa nag-save sa 2%, yung isa naman nag-invest at 12%. Parehong age 29, parehong may 100,000. Pero yung nag-invest, every 6 years dumodoble yung pera niya. Samantalang yung nag-save sa pwedeng time deposit or sa bank, 36 years bago dumoble yung pera niya. Kaya nga, kahit na pareho silang age 29, mas nag-compound yung pera ng una dahil every 6 years dumodoble yung pera niya. At the age of 65, 6.4 million. Samantalang ito, dahil matagal, pag edad niya ng 65, 200,000 lang yung pera niya. So, ang laki ng difference. Kaya dapat, alam natin kung paano magtrabaho ang pera. Dahil para ma-maximize natin ang potential na kita ng pera natin at syempre ang oras na meron tayo. Put the allies of wealth on your side. Importante na alam mo yung mga factors na nakaka-apekto sa iyong pera para ma-build mo ito ng mas mabilis. Sabi nga, maximize the power of compounding interest. Yung money, rate of return, at time, yan yung mga important factors na makakatulong sa atin. Kung ma-maximize natin itong mga to, mas mabilis nating mabibuild ang ating wealth. Para mabuild natin ang ating wealth, importante na meron tayong money. Kailangan meron tayong pera na natatabi. Paano nga ba natin magagawa yan? Of course, number one, dapat meron tayong discipline. Every time na meron tayong kinikita at nare-receive natin ang ating salary, dapat meron tayong natatabi para itong savings natin, palalaguin natin to at magko-compound din yan. And of course, kung consistent tayo, malaking bagay yun. Kasi marami talaga na kahit maliit lang naiipon, dahil consistently at regularly ginagawa, eh nagiging million din po yan. At syempre, kailangan increasing. Kung tayo ay nakakapagtabi ngayon ng 1,000 pesos at na-promote tayo after a year at lumaki ang ating sweldo, dapat lumalaki rin ang ating ipon, hindi ang ating gastos at lifestyle. Pangalawa, rate of return. Isa to sa mga factor na nakaka-apekto sa pag-build natin ng wealth. Kaya dapat alam natin kung saan ba yung mga investment vehicle. Kasi the higher the rate of return, more number of times, money will double. Nakita natin yan dito sa sample natin na mas mabilis mag-grow yung pera mo kung ikaw ay nakapag-invest at mas malaki yung kinikita ng pera mo compare sa ikaw ay nagsisave lang sa bank or nasa time deposit. At ang pinaka-importanting factor sa pag-build natin ng wealth, time. Importante na invest long term, give enough time for money to compound. Kasi lahat ng gusto ay mabilisan, ito po yung mga nai-scam na gusto a week pa lang, kumikita na yung pera or in 1 year, malaki na agad ang tubo. So pag sinabi nating investment, dapat ang perspective natin long term. I-comment nga natin dyan, long term.
Pagdating sa pag-iipon at pag-i-invest, kailangan talagang long term yan, like 5 years, 10 years, 20 years, 30 years. Kaya nga mas maganda mag-start ka ng mas maaga para mahaba pa yung time na meron ka. Sabi dito, kung 20 pesos per day ang iniipon mo, in 30 years, meron kang expected na 2 million pesos. At kung mas malaki ang nai-invest mo, like 200 pesos per day, ikaw ay may projected fund na 20 million after 30 years. Tandaan na time can be your worst enemy or greatest ally in building wealth. Again, napaka-importante na simulan natin ang pag-iipon as soon as possible. Kasi time is man's greatest asset, but time becomes man's wasted asset. Blame that to procrastination. Marami naman kasi tayong reason para i-delay natin ang ating pag-iipon. Pero tandaan mo rin na walang perfect time at walang perfect income para simulan mo ito. Kasi sabi nga, kapag 20s gusto mo YOLO, pag 30s naman ang gusto mo eh talaga makapag-build ka na ng family mo, at pag 40s naman nagpapaaral ka na, 50s matanda ka na wala ka ng trabaho. So wala talagang perfect time para simulan ito. Kaya i-comment nga natin dyan, invest now, hindi next year, hindi tomorrow, hindi later. Kailangan now. Again, ano ba yung difference kapag tayo ay nagsisave at kapag tayo ay nag-i-invest? Kapag tayo ay nagsisave, ang tawag sa atin depositor, 0.125% lang ang kinikita ng pera natin sa bank. And ang bank, syempre, hindi naman natutulog dyan yung pera. Nilalabas nila yan at ini-invest din sa government securities, sa mga government project, commercial papers, stocks and equities, ito yung mga sa top corporations and other paper assets. Kapag kumita yan ng 12%, unfortunately, bank yung kikita doon, ibabalik sa'yo 0.125% lang. Pero pag ikaw ay natuto mag-invest, kagaya ng sa mutual fund investment, at tawag sa'yo investor. Kung kumita yan ng 12%, dahil i-invest din yan sa mga top corporations, kikita ka rin ng 12%. Again, paano ba yung mutual fund? Ang mutual fund, pwede ka mag-invest dyan. Individual, pwede rin corporate. Actually, si SSS, nag-i-invest din dito. And then, pinagsasama-sama yung investment ng mga investor. At, merong fund house na may mga group of fund manager. Sila yung bumibili ng shares, mga stocks ng mga top corporations. And then, kapag yan ay nag-generate ng income, yung returns, binabalik yan sa mga investor. Again, kung tayo ay mahilig mag-add to cart, eh mag-add to cart din tayo sa ating investment. Kasi sa panahon ngayon, eh talagang pwede ka na makapag-invest kahit araw-araw yan. Nasa halagang 20 pesos per day lang. Sobrang affordable. Ibig sabihin, through mutual funds, meron ka ng indirect investment sa mga top corporations kagaya ng Jollibee, BDO, Ayala, SM, PLDT, Meralco. Paano ka ba makakapagsimula mag-invest? Pwede ka magpa-member sa IMG, International Marketing Group. At ang membership natin is 5,500 lang kung nasa Pilipinas ka. Kung nasa abroad ka, around 10,000 pesos lang yan kasi mas marami kayong benefit sa abroad. And renewal niyan, 1,500 per year lang. Sa halagang binayad mo dito, kasama na dyan yung 1,000 pesos, mapupunta sa Soldivo Mutual Fund mo. Ito yung online mutual fund mo na pwede mo talagang dagdagan online kasi meron kang portal dito. So again, to know more about IMG, pumunta ka lang sa bit.ly/enroll in IMG. At pwede ka rin mag-enroll online. Kaya pwede mo nang simulan yan anytime. Yung initial investment mo pag IMG member ka, mapupunta sa Soldivo Strategic Growth Fund Inc. Saan ba nag-i-invest ang Soldivo? Of course, sa mga top corporations din naman, kagaya ng SM, Ayala, BPI, Jollibee, at BDO and Robinsons. Ang kagandahan niyan, kapag IMG member ka na at may initial investment ka na 1,000 pesos, eh pwede ka na mag-top up. O yung tinatawag na pwede mo nang dagdagan to for as low as 20 pesos. And again, sobrang affordable na kasi alam mo dati, mga mayayaman lang ang nakakapag-invest. Ngayon, pwede na tayo mag-invest kahit na ikaw ay minimum wage earner. At syempre, kapag IMG member ka na, bukod sa may initial investment ka na 1,000 pesos sa IMG Soldivo Fund, meron ka pang access sa workshops.
Kagaya na sa workshop 3, maatinan mo yung about investment, building wealth, and asset accumulation. Again, ang investment, pag tinignan natin yung strong financial foundation natin, part lang yan ng ating alikansya. Meron pa rin tayong kailangan i-build sa baba, kaya matututunan mo pa rin yan sa IMG. Sa IMG, meron tayong kapartner na Rampver Financials na authorized to sell yung mga mutual fund products. Like, may partnership tayo with Phil Equity, Atram, Philam Assets, Sun Life, Soldivo Funds, and FAMI. So again, ito yung mga top na mga mutual fund companies. And of course, para malaman mo pa yung mga benefits na related sa mutual funds at kung gusto mo rin maka-access sa mga stocks, pumunta ka lang sa bit.ly/enrollinimg. Malalaman mo yung mga benefits na yan. At ang pinaka nagustuhan ko sa IMG, dito total financial solution na kasi lahat ng kailangan mong financial products nandito na ma-access mo na para ma-build mo yung solid financial foundation mo. Like, meron ditong entrepreneurship, pwede kang gumawa ng business dito online, may healthcare na rin, may partnership na rin tayo with the life insurance provider, protection, tutulungan ka dito makabayad sa utang kung ikaw ay kailangan mo ng additional cash flow, may emergency fund ka pa na pwedeng i-build with our mutual fund companies, no, mga products ng mutual funds, and of course, yung napag-usapan natin yung investment. Again, i-comment nga natin dyan, 20 pesos, kasi sobrang affordable na talaga mag-invest at wala nang reason para hindi tayo makapagsimula. Kung may question ka about IMG or sa online mutual fund investment natin, pumunta ka lang sa Facebook. Ang pangalan ko ay Roan Celis Capistrano. Ang aking messenger link ay bit.ly/roanfb. Pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com or kontakin sa 0926-800-8685.